Hello everyone! After kumatin sa school yung bata, dumaan muna ako dito sa canteen at dito muna ako tumambay kasi wala kami service today. Bumili lang ako ng sandwich at habang kumakain nakikinig ako sa mga kwentuhan ng mga co-parents ko na nag-aabang sa mga bata. Habang nagkukwentuhan nga yung mga co-parents ko, eto ako at nag-almusal kasi wala pa akong almusal galing sa bahay. Nakiantay na lang din ako dito kasi wala kami service for today. Usually kasi pagkahatid ko sa kanya ay umuwi na rin naman ako agad tapos babalikan na lang siya pag uwian na. At bago kami umuwi, dumaan muna kami dito sa bilihan ng ulam. Sakto naman at sinundo na kami ng tatay ko kaya siya na lang yung bumaba para bumili ng ulam. Para naman pagka-uwi namin, diretsong kain na lang kami. After namin kumain, nagpahinga lang kami and then sasama kami sa tatay ko papuntang Palayan. Nagpupumilit din kasing sumama itong bulinggit kaya naman pinasama na lang din kami. Hindi na rin naman na ganun kaputik yung daanan kaya okay lang na sumama siya. Simula nga nung sinama siya ng tatay ko sa Palayan, ito pa lang yung pang-apat na beses niyang sumama. Habang naglalakad nga siya, panay ang hiyaw na antayin daw siya. At tuwang-tuwa pa nga siya nung makarating na kami. Naglatag lang si tatay ng amaka na hiniram namin dito sa may kamalig. Hindi ko alam ng Tagalog ng amakan pero yan kasi yung tawag dito sa amin eh. Nung matapos na ay sinalansan na ni nanay yung mga palay na si tatay yung mismo nagarab. Nag-start na rin si nanay mag-iok ng palay. Yan yung mga makalumang way kung paano i-harvest yung palay. Sumubok na rin ako pero aba, ang sakit naman pala nito sa paa. Kung titingnan, parang ang dali-dali lang pero napakasakit pala talaga nito sa paa. Ang ending, si nanay na lang yung nagtapos na mag-iok ng lahat ng mga nagapas na ni tatay. Habang itong bulinggit naman na to, gusto talaga mag-try, magtapak dyan sa uyapad kasi hindi niya pa yan nagagawa. Nung pumupunta kasi siya dito dati, kung hindi naman siya kalong, nakasampay naman siya sa balikat ni tatay kaya hindi niya talaga na-try na umapak dyan. Pinipigilan nga sana yan ni tatay kaso ayaw talaga magpapigil. Ayan at tuwang-tuwa pa nga. Gusto pa nga sana niyang pumunta dun kay tatay. Pero nung umapak na kasi siya, sadyang lumulubog na talaga siya kaya umayaw din. At siya na rin yung kusa nagsabi na aahon na siya. After mag-iok ni nanay, ako naman yung natoka sa pag-aag-ag ng mga palay para humiwala yung pinakapalay niya mismo sa rice straw or sa dayami. Kahit papano mabilis na lang yung pag-iok kasi ilang araw na itong natapas ni tatay bago pa namin ito gawin eh. Etong bulinggit na to, panay ang hiyaw. Akala mo ikabo. At syempre, hindi matatapos ang palayan experience niya kung hindi siya magigiyok ng palay, no? Ayun nga lamang, saglit lang at masakit na daw yung paa at pagod na.